Is it bad to gamble? Is it bad to gamble? Is it bad to gamble? Is it a sin to gamble? I mean... Not necessarily. I mean, it could be. I mean, if you're addicted to gambling, then sure, gambling's bad for you. If you do it for entertainment and you don't lose a lot of money and you're in control, why not? Win the money and use it for good? That's fine. I don't think it's bad. I don't think it's bad at all. I feel like it's only bad when you get addicted to it and when you get carried away. Because some people be gambling their whole houses and their whole mortgages. So at that point, that's when it's bad to gamble. Because it can be dangerous and scary. But I don't think it's bad to gamble. Because that's like saying, is it bad to play video games? Because people get addicted to video games and they gamble on video games. But I want to say it's bad to gamble. Sometimes the outcome can be bad. Sometimes it's fun. And you can win a lot of money, so. I wouldn't say so. I think gambling comes with, you know, the party scene. So as long as it's fine gambling, you know, like Vegas. If you're gambling everything you got, then I guess that's on you. It can be dangerous for yourself, but I mean, it could be dangerous for others if it's your family, you know? You're kind of gambling your family, maybe they're your kids' college tuition. It's not maybe the best. I guess so, yeah, probably. Because it's one thing if you're like doing it for a good reason, like helping people, but I don't really see no one getting helps behind gambling, if that makes sense. Like, you know, there's a lot of money being made, but it's all for like wrong reasons, I guess you could say. When it comes to like sin and stuff like that, yeah. That's how I feel though about that. No, not really. Because it's fun. Yeah. Like, unless you're like addicted, like if you gamble too much, it's bad. You can make calculated risks and make money. Is it bad to gamble? Yes, it is. Because you'd get addicted and you could lose everything. Your house, your car. I know people that have. So there's pros and cons to gambling. If you're gonna use the money you win for good, then I'm all for it. But if you can't afford to lose, then you shouldn't gamble. Yes, because when you are addicted to it, it's bad to gamble because you lose a lot of money, you lose everything. When you keep on gambling, all your money, all of your expenses, you lose all your money, you lose everything. Ayon sa Journal of Behavioral Addictions, 1.6 billion na tao sa buong mundo ay nagsusugal. May mga nagsasabi na nagsusugal lamang sila para makipag-socialize. Pero napag-alaman na isa sa dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay ang pagkalulong sa sugal. Bukod dito, ay nasasangkot sa illegal activities ang adik sa sugal. Napag-alaman din na 73% ng mga adik sa sugal ay adik din sa pag-inom ng alak. Pero ano nga ba ang masasabi ng Biblia tungkol sa pagsusugal? Masama yung sugal eh. Bakit? Eh ang sugal may pagnanasa palagi yan na talunin mo yung kapwa mo eh. Sino naman nagsugal na nagsabi sa sarili, Diyos matalo po sana ako para yung kapwa ko makinabang dahil mahal ko yung kapwa ko. Meron ba nanalangin ng ganon? Na Panginoon, sana po matalo ako para yung pera ko maitulong sa kapwa. Meron bang ganon? Yung pagsusugal, ang unang-unang intensyon dyan, manalo, matalo mo yung kapwa mo. Makuha mo yung pera ng iba na walang kahirap-hirap. Di ba ganon? Kaya merong mga lalaki nasa abroad, hindi makapagpadala sa bahay ng pera sa Pilipinas. Kasi inuubos sa loto at saka sa sugal. Nako, wala kang pupuntahan dyan, kapatid. Huwag kang umasa dyan. Isa sa 41 milyon ang chance mo ng pananalo sa loto. Eh kung ang tumaya ay 40 milyon lang, naku po, hindi ka mananalo. Isa sa 41 milyon ang sabi ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Kaya yung pagnanasa mo ng pera para lang ikaw ay lalo mawawala pera mo. Eh sabi nga ng lola ko nung araw dun sa, meron kami kasing kapitbahay, may inaalaga ang ano, ang tawag nila may alaga. Akala ko nung una, ano yung alaga niya, lola? Eh ang alaga niya ay kasawiting.
ano yung inaalagaan sa wedding? Nung bata ako, maano ako eh, mapagtanong ako eh. Ang inaalagaan, numero. Anong numero? Paano inaalagaan yung numero? Lumalaki ba ako yun? Yung pala, ang alaga niya sa wedding, 17-27. At 27-27, Pompiang ang tawag doon. May alaga siyang araw-araw piso ang taya niya, araw-araw piso. Eh, kung tumataya ka ng 30 taon, piso araw-araw, eh, nanalo ka minsan, ang pinanalunan mo, 100 piso lang, tuwa ka na. Kung kukwentahin mo, lahat ng itinaya mo, kulang pa yon. At saka masama yan, kapatid, pag-i-interest yan sa perang hindi iyo, pag-i-interest yan sa kapwa-tao. Wala kasing nagsusugal na kaya tumaya para matalo. Ang gusto na nagsusugal para manalo. Basahin natin ang kawikaan. Pakinggan nyo. Uno Gis. Anak ko, kung ikaw ay hikayatin ng mga makasalanan, huwag mong tulutan. Hinihikayat ka ng makasalanan, isinasali ka, isinasama ka. Huwag mong tutulutan na ang makasalanan ay hikayatin ka at makiisa ka sa kanila. Puntahan natin sa 13. Ano ba ang hikayat nila? Tayo'y makakasumpong ng lahat na mahalagang pag-aari. Ating pupunuin ang ating mga bahay ng samsam. Ikaw ay makikipag sa palaran sa gitna namin. Magkakaroon tayong lahat ng isang supot. Para ang ating bahay mapuno ng mga samsam, makipagsapalaran tayo, maglagay tayo ng isang supot. Tapos, para pag nanalo ka, eh, iyo lahat, winner take all nung araw eh. Meron na rin sugal nung panahon ni Solomon eh. Ano ang sabi ng Diyos sa 15? Anak ko, huwag kang lumakad sa daan na kasama nila. Pigilin mo ang iyong paa sa kanilang landas. Huwag kang sasama sa kanila, anak ko, sabi ng Diyos. Huwag kang sasama dun sa mga sugal-sugal, mga sapalaran. Mauubos yan. Iyon ang dapat nating makita.